May katrabaho ako na nag-push sa amin na sabi sa akin na bakit di namin itry mag-vlog. Total marami naman daw na sumusuporta na sa amin. Napansin niya kasi dun sa video. So salamat dito sa taon to kay Eric. Eric, salamat sa iyo. I-subscribe niyo na lang siya sa channel niya. Yo, what is up mga friends? Me again, so be it. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko, pindutin mo na yung subscribe button at yung bell button para maging updated ka sa mga kalokohang pinapost ko. Kung ayaw mo naman, well, wala namang sapilitan. Pero please, pindutin mo na lang. Marami lang yung umaman dahil dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung kailan, saan, at kung paano ko nga ba nahikayat si Eugene mag-vlog. Saan ko nga ba siya nakilala? Anong klaseng tao nga ba si Eugene? Sisimulan natin guys kung paano ko nga ba nakilala si Eugene Galang. Well, nakilala ko si Eugene Galang guys noong taong June 2019, sa isang kumpanya. Tarawa pala kami ng kumpanya guys. So, nag-leave kasi yung isang kasama ko sa trabaho noon. Siya yung naging deliver noon sa company namin. Noong unang kita ko sa kanya, sabi ko, parang kilala ko tong lalaking to ah. Sabi ko sa sarili ko, this guy looks familiar. You look familiar. Kulang lang sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya. Tapos hanggang ngayon, nagkakwentuhan kami. Si Eugene Galang guys is napakatahimik na tao. Hindi mo siya basta makakausap ng basta-basta. Hanggat hindi mo siya papansinin. Ganun siya guys. Although saglit lang kami nga nagkasama nun sa trabaho dahil nga nag-relive lang siya. Ganun yung pagkakakilala ko sa kanya. Hanggang sa, ayun, nag-usap na kami. Nabanggit ko na nagbablog nga ako. Tapos nabanggit niya na may problema siya sa YouTube channel niya. Ayun. Doon na ako nagkano sa kanya. Sabi ko, noong unang kita ko sa kanya, sabi ko kasi sa kanya. Sa sarili ko pala, parang kilala ko talaga tong tao na to eh. Hanggang sa nabanggit nga niya na may YouTube channel siya. Tapos sa doon ko lang na-confirm nung sinira ko yung YouTube channel niya. Na siya pala talaga yung guy na napanood ko sa Rated K noong February 2019 na may Lithuanian girlfriend na ayun nga si Vika na yon. Tapos huminga siya sa akin ng tulong kung paano nga ba yung ayusin yung YouTube channel niya. Kasi yung problema ng YouTube channel niya, alam nyo guys yung post niya na video about sa kanilang dalawa ni Vika, yung nasa 1M views na. Yung isa kasi ano yun eh, 1.3M na yata yung views ngayon yung isa, tapos yung pangalawa, nasa 3M. Ayun, nagpatulong siya sa akin kasi yung video na yun guys is hindi pala monetize yun. Bakit nga ba hindi na monetize yung video na yun? Kasi guys, yung kantang ginamit doon is copyright. Copyrighted yung kantang ginamit doon. So, unang video ni Eugene, copyrighted. Wala siyang kinita doon, guys. And hindi yun yung mga panahon na hindi pa niya nako-confirm yung Google AdSense niya. That time, guys, nasa ano pa lang siya? Nasa 32k subscribers pa lang siya noon. So, isa na ako sa mga nag-subscribe sa kanya noong mga panahon na yun, noong mga 32k pa lang siya. Yun yung hindi pa siya ganoon kakilala talaga. Hindi pa siya nagbablog noon, guys. Kasi Vika noon, nasa Lithuania pa. Yun yung panahon na pang umuwi si Vika nun eh, sa Lithuania. After kasi yung Rated K, after ng ilang months yata tumira si Vika kila Eugene, napag-decision na yata ni Vika na umuwi muna. Tapos si Eugene, ayun, naiwan dito. Hanggang sa, ayun, nakilala ko na si Eugene. Tapos nagpatulong siya sa akin na ayusin yung YouTube channel niya. Na yun nga, sabi ko kay Eugene, sabi ko pa rin, dapat ang ginamit mo dyan yung kanta na non-copyright. Kasi yung ginamit ng kanta isika talaga. Pero hindi ko siya masisisi kasi dahil dun sa kantang yun kasi yung nagpaano ng video nila. Yun yung nagpa-spice up ng video nila. Bagay na bagay kasi yung video na yun sa pagkikita nila. Yun yung sa airport guys. Kung nakikita nyo yung video na yun guys, kung hindi nyo pa nakita yung video na yun ni Eugene and ni Vika, yung unang pagkikita nila, tingnan nyo na lang sa YouTube channel ni Eugene Galang or ni
Vikatska and Eugene. Ayun. Tingnan niyo lang doon sa video na nasa pinakaunang-una ng videos niya yun, guys. Makikita niyo doon yung unang-unang pagkikita nila ni Vika. Ayun. Nagpatulong siya sa akin na ayusin yung YouTube channel niya, yung Google AdSense niya. Actually, yung mga panahon na yun, guys, sa nag-iisip pa siya ng magandang YouTube channel name. Eh sabi ko sa kanya, yung ano na lang, yung pangalan niya na lang ni ano ni Vika and ano, Vika and Eugene na lang or Vikaska and Eugene, ay mga ganun na lang. Kasi nga YouTube channel na naman dalawang 'yan. So ayun, tingnan lang niya si Vika, nagkagawin naman si Vika dun sa sinadjust ni Eugene na ayun nga na ganun. Tapos ayun, nagkakwentuhan kami, sabi ko kay Eugene na, "Ba't di na lang kaya kayo mag-vlog ni Vika? Since si Vika naman is pabalik na dito sa Pilipinas ng August, no? Kasi June, July, August. So almost 2 months na lang ha, sabi ko kay Eugene. Ayun, mag-vlog na lang kayo ni Vika." Tapos unang nag-aalangan pa si Eugene ng mga panahon na yun. Kasi nga, napakamahiyain talaga ni Eugene. Sa selfie, mahiyain pa lang siya. Sa selfie nga yan, nahiya na siya. Sa pag-video pa kaya. Ayun, hanggang sa, ayun, nalaman kasi niya na diba nabanggit ko sa kanya na nagbablog nga ako. Hanggang sa pinakita ko yung setup ko sa kanya. Ilalagay ko dito yung setup na pinakita ko sa kanya. Gamit pa niya yung phone ni Eugene and may ano pa sila noon, mayroon pa silang screensaver ni or wallpaper ni Vika and Eugene sa cellphone ni Eugene. Ayan, dito ko lalagay yung yung picture na yun. Tapos ayun, pinakita ko kay Eugene yung yung vlogging setup ko hanggang sa yun. Nilagay niya yung phone niya, tapos binanggit na kay Vika, pinicture namin yun, sinad namin kay Vika na yun nga, na plano nga, na i-suggest ko nga kay Eugene na ayun, na mag-vlog nga silang dalawa. Hanggang sa, ayun, tingin ko nag-agawin naman si, si Vika. Kahit alam ko nga, mahihain talaga si Eugene ng mga panahon na yun, guys. Mga panahon na yun talaga, guys, na mahihain talaga si Eugene, guys. Kung ano nagsasabi sa inyo. Hanggang sa, sabi ko, bago dumating si Vika, siguro, mas maganda kong interviewin ko muna tong si Eugene. Para kahit papaano, kasi matagal na yung video nila eh. Nung lumabas sila sa Rated K, ano pa yun eh. February 2019. So, in-interview ko siya June, nung pagkakalala ko sa kanya, yun after ng ilang days na naipaluwanag ko sa kanya, sabi ko, ayun, man na mag-vlog nga sila. Tapos in-interview ko siya. Ayun, kung hindi niya pa napanood yung interview ko sa kanya, guys, ilalagay ko dito yung video or yung link ng unang interview ko sa kanya, no? Ayun. Kung makikita niya sa interview na yun, guys, medyo talagang baguhan kami nun, guys. Talagang mahihain kami nun. Meron pa nga nung time na bago namin sinetap yung interview namin sa kanya na yun. Ano lang yun? Nasa, alam nyo ba, guys, yung interview na yun, guys? Nasa ano kami nun? Nasa office kami nun. Ano yun eh? Tinaon namin, nasa meeting room lang kami ng office na yun, guys. Meeting room ng office namin. Tinempo namin yun. Actually, ano pa yun eh? Hindi pa lunch time noon. So yung meeting room na pinili namin isa sa finance pa, no. So isa lang yung meeting room doon sa dalawa pala magkatabi. So yung ginagamit namin yung isa habang ginagamit yung isa. Ano lang naman 'yon, siguro mga 7 minutes lang naman yung interview ko sa kanya noon. Nag-aalangan pa nga kami noon na baka mahuli kami, no. Kasi meeting room, hindi naman nakalock 'yon. So pag may pumasok doon habang i-interview ko siya, may camera ako. Ayun. Siyempre, may hiya kami dalawa, no? So, medyo nag-aalangan pa kami ng mga panahon na yun na in-interview ko siya. Tapos, ayun nga, nung tumagal, after ng interview na yun, yun na yung time na inasikaso na talaga ni Eugene yung YouTube channel niya. Ayun, tinulungan ko nga siya na maayos yung YouTube channel niya, yung name, and yung Google AdSense. Ayun, hanggang sa, ayun, sabi ko kay Eugene na, "Eugene, since pa uwi na si Vika, pag-vlogin mo si Vika, daily vlogs na sabi natin, habang malapit na si Vika umuwi, mag-vlog siya ng ganito, day by day, na parang alam mo yun yung ginagawa ng ibang YouTuber na pag may event na paparating, nagda-day by day sila ng vlog." Ayun, sinadjust ko kay Eugene yun, tapos sinadjust din niya kay Vika, na ayun nga, hanggang sa nag-post na si Vika nagluto siya. Hindi, ano pala muna. Yung bumili siya ng ticket papuntang Pilipinas. Nag-post na si Vika noon gamit yung YouTube account nila Eugene.
Doon pa lang dumadami na yung subscribers nila. Kasi nga yung fans nila na 32k noon, ano parang ano lang eh, parang stagnant lang eh. So parang naghihintay lang ng update sa kanila. Yung 32k na yun guys na subs nila, yun ang talagang loyal, solid fans nila nung una, nung last year pa yun guys. Hindi nyo pa siya kilala noon, hindi nyo pa siya kilala noon guys, kaya mayroon siyang 32k subs noon. So kung kayo yung 32k subs na yun, kung isa kayo sa 32k subs nila, Leojin ng panahon na yun, ng Vika Jin, well, saludo ko sa inyo, kayo talaga yung solid fans. Although napakadami ng solid fans ngayon. Kung hindi ko alam kung active pa yung 32k na yun, pero grabe guys, napakadaming active solid fans ngayon ng Vika Jin. Kung isa kayo dun guys, salamat. Salamat sa pag-support sa kanila. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa kanila. Ayun, hanggang sa after nung kasi nung interview ko kay Eugene, 1 week lang kasi siyang nag-relieve sa amin yun eh. Ayun, hanggang sa hindi na kami nagkita, kahit hindi kami nagkikita, nag-uusap naman kami. Tapos, ayun, hanggang sa nag-post na ulit si Vika na ano, na nagluto siya ng adobo. Tapos, ayun, yun na. Sunod-sunod na yun, hanggang sa hinihintay na lang ni Eugene, si Vika na makarating dito sa Pilipinas. Hanggang sa makauwi na si Vika dito, yun yung time na August 8. August 8 kasi uuwi si Vika dito, yun yung sa ticket niya. So, ayun, kung hindi niyo pa napanood yung pag-uwi ni Vika dito sa Pilipinas, yung second time, nandun lang sa videos ni Eugene and Vika, nasa pinakaunang mga videos niya, pang ano yata yun, pang lima yata, mga ganun. So, ayun, tignan niyo na lang doon. Ayun, yun na yung history hanggang sa dumami yung subscribers nila. Para sa iyo, Jin, masaya ako sa paglaki ng channel mo. Ngayon, nasa 570k subscribers ka na. Sana marating mo yung ano, sana marating mo yung 1 million subscribers, no? Para sa road to Lithuania nyo ni Vika, no? So, ayan guys, sana nalinawan kayo kung paano nga ba nag-start si Eugene and Vika mag-vlog. Actually, naging daan lang naman ako para sa pagsimula nila, no? So, yung paglaki ng channel nila, sila talaga yung may gawa nun, guys. So, ako parang starter lang ako sa kanila, eh. Kumbaga, starter pack lang talaga ako sa kanila. Nagbigay lang ako ng ideya, tapos sila na yung gumawa ng ano. Sila na yung nag-progress nung para sa channel nila. So, ayan, guys. So, maraming salamat sa inyo, guys, sa mga solid fans ni Vika and Eugene. Message ko sa inyo, Eugene and Vika, sana marating nyo yung, ano, yung Lithuania, no? Sana maka 1 million subs na kayo. Yung road to Lithuania nyo, sana makamit nyo na soon. Sana this year na yan. So, mga solid fans naman ni Vika and Eugene dyan, sana patuloy lang kayo sumuporta sa kanila. So, kundi dahil sa inyo, wala sila. Huwag kayo mag-alala. Hindi nila kayo pababayaan. Lagi nila kayo pasasayahin. So, maraming pa silang gagawin na mga vlogs na talaga ikatutuwa nyo. So, abangan nyo lang lagi yung mga post nila, no? So, ayan. Maraming salamat, guys. So, ngayon, shoutout naman tayo, guys, no? Mag-shoutout tayo sa mga fans na, no, ni Eugene and Vika, sa mga solid fans ni Eugene and Vika. So, uunahin na natin si ano. Ito yung mga nag-comment dun sa post ko about sa interview and then sa behind the scene na ano ng Vika and Eugene, no. So, ito uunahin na natin si ano, si Edgardo Angeles, shoutout sa iyo. Brad, kay Alfonso Cortado, na shoutout sa iyo. Tess Esmeralda, shoutout sa iyo, guys. Gemma Plasios, so shoutout sa'yo. Richard Cansasio, shoutout sa'yo, boy. Sian Juanillo, shoutout sa'yo, pre. Glenn Amita, shoutout sa'yo. Richard Harold Pakasinag, Ricky Ron, shoutout sa'yo. AGM Channel, shoutout sa'yo. Darts Angels, shoutout sa'yo. Melvin and Bian, ayun, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo yung dalawa. Richard Inopiques, shoutout sa'yo. Franchette Sabrido, shoutout din sa'yo. So, ito, para sa mga kaibigan ko naman, no, shoutout kay Kev Spons, kay Lee Robin Latigio. Silang dalawa talaga, guys, yung sila yung nakasama namin sa, ano, sa behind the scene and sa date ni Eugene and Vika sa, ano, sa Fort Santiago. Si Kev Spons and si Lee Robin Latigio. So, maraming salamat sa inyo dalawa, guys. So, kung dahil sa inyo, ayun, lumabi yung views ng channel ko. So, maraming salamat. And sa subs, maraming salamat. And kay Sara and Imor Ilumba, maraming salamat sa inyong mag-asawa. So, shoutout sa inyo. Sa katabawang Ferdinand Lamsen, Jolus Lumanog, John Paul Ayo, Kelly Pippen, Alan RJ, Jessa Navarro, at sa mga kababata ko dyan, no, ang Team SAS, kababata ko dyan, guys, sa Pagita All-Stars, sa Bacoor,
Saligas 1, Bukuan, Cavite, Team SAS, maraming salamat sa inyo sa mga kababata ko dyan na miss ko na kayo guys. So yun, yun lang muna guys. So maraming salamat, hanggang sa susunod na pagkikita. So be it, signing off!